Bayagpag ng husto si three-term senator at ngayon ay Deputy Speaker Loren Legarda sa latest survey ng Social Weather Station. Sa third quarter national survey ng SWS na isinagawa nitong September 12 hanggang September 16, 2021, humataw si Legarda sa ranking na second hanggang fourth na tabla kina Sorsogon Governor Chiz Escudero at Mark Villar. Nakakuha si Legarda ng 41% sa overall ranking at halos 4% lang ang kalamangan naman ng dating broadcaster na si Rafi Tulfo. Polls Asia Survey noong September 6 to 11, 2021, umangat din si Legarda sa ikaapat na pwesto ng makakuha ng 47.2% mula naman sa rank 7 noong nakaraang survey. Base naman sa available online data, kapag tala si Legarda ng 62.7% sa senatorial votes noong 2007 elections, pinakamataas na porsyentong nakuha niya sa lahat ng senatorial elections simula noong 1998 hanggang 2019. Todo ang pasasalamat ni Legarda sa mga mamamayan na patuloy anya nagtitiwala at nagmamahal sa kanya. Nangako si Legarda na mas lalo pa niyang pagbubutihin ang pagtatrabaho at magsusulong ng mga panukalang batas para sa kapakanan ng mahihirap, lalo na ng mga nawalan ng hanap buhay dahil sa pandemya, kabilang na ang higit kalahating milyong mga overseas Filipino workers. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Legarda sa ikinasang pagbabakuna sa general adult population para naman makamit ang minibintihing herd immunity sa bansa. Dahil dito, nanawagan ng dating senadoro kay Pangulong Digong Duterte na palakasin pa ang healthcare system at iyakin na may sapat na pondo para sa mga kalidad na pasilidad at mga equipment sa mga ospital, bukod pa sa pagpapaigting ng medical programs gaya ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situations at DOH Medical Assistance for Indigents Program. Si Legarda ay ang co-author ng Republic Act 11036 o ang Mental Health Act ay nanawagan sa pagkakaroon ng mas accessible at affordable mental health services sa bansa. Norge Abarca, BHTV News.